siguro yung magandang naiwan ko sa TUP is yung magkaroon ng ano ng magandang scene sa esports. Christian Fabroa was my former student in computer programming. He approaches me to adopt the team in my organization for them to be able to join the competition in LOL. Ginamitan ko siya ng ano eh, ng kapal ng mukha. Ganun. Ganun. Kasi nihiya ako kay ma'am na mag-approach sa kanya kasi syempre, mag-approach sa isang bagay na hindi pa alam ni ma'am. I've been playing games talaga since I was in college. Hindi pa siya ganun kayang i-adapt ng industriya ng academics because feeling nila nagiging bad influence siya for the students. But me myself, dahil nga I already encountered those things. And it's a strategic way of ano learning much more about logic formulation. And I think I would be recommending them na to play. Surprisingly, JC De Leon is also my student, very silent student. Hindi siya masyadong nakikipag-collaborate with the classmates. Lagi nga siyang binubuli, yun na natatandaan ko ah. May subject ako nahihirapan yung about sa mga electronics talaga, hardware. Mahina talaga ako doon eh, kaya ayun, parang lagi ako tinutulungan madalas ang iba doon. Tapos yung software, programming, doon ako nag-excel. Hindi lang naman sa games lang lagi. Siyempre may natututunan rin ako sa mga ganun. Marami na rin akong experience sa League of Legends since 2 or 3 seasons na ata. Challenger po ako sa lahat ng seasons na yun. Tapos marami na rin po ako napasukan na team, may mga sponsored teams, may mga manager, mga ganon. It is now the right time na bigyan natin ng chance yung mga estudyante natin na mag-excel, hindi lang academically. Ang pinaka-ano na nito, example, is JC. Na talagang estudyante ko siya pero I haven't heard him collaborating with other students or other classmates. Pero ito, na siya yung parang pinaka-powerful pala dun sa team nila, then I can say, it's really a chance. Kahit pa paano naman, may mga nakaka-recognize rin ng mga, kahit pa paano, mga talents ko, ganun. Kahit di naman ganun karami, may mga parts naman nag-excel ako, tas ayun, syempre, masaya ka talaga kung napapansin ng ibang tao yung ganun sa'yo. Mas masaya ako dahil top 4 sila, tapos running na sila para mag-top 1. And I understand, Mr. Fabroa is in thesis last semester. Mr. JC is in OJT. Para magampanan nila yung parehong aspeto na yun, feeling ko they are really, they deserve this. Para ngayon pa lang kami talaga pwedeng mas makilala sa ibang field. Hindi lang sa academic. Naniniwala ako mananalo sila. And I will be going to pray for them. And the whole community in Technological University of the Philippines.